Hello mga ka-fins! Sa video ito ay pag-uusapan natin ay tungkol sa pamamaga o bulging anus ng ating mga flower horn. Ano nga ba ang mga sanhi nito at kung paano ito gamutin? Tara, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng aking video at ipapakita ko sa inyo kung paano ito itrip. Welcome back to my YouTube channel. I'm Alan Saleta and this is my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down below. Bird's anus, isa sa pinaka common na sakit ng ating flower horn lalo na kapag marami. Nakukuha ito sa sobrang pakain. Okay, nakakakain ng mga insektong malalaki. Isa rin ito sa makulit na sakit ng mga flower horn. Dahil paulit-ulit ito. Gagaling, babalik, gagaling, babalik. Kaya paulit-ulit ang gamutan. Mahabang pasensya ang kailangan pag ganito ang sakit ng flower horn mo, lalo na't malala na yung bird's anus niya. Pag ganitong may sakit ang mga ang isda kahabi, hanap natin ang maliit na lagayan para pagbibisigin ang mga siya concentrated, maliit lang iikutan ng kamot niya. Simple lang naman ang paggamot sa bird's anus, asin lang, tignan mo lang asin yung tangke niya. Merong within 24 hours, pumabalik agad yung nakalabas na. Stop feeding mga kahabi pag tinitrip, binibigyan nyo na ng treatment yung flower horn na may sakit, lalo na bird's anus. Kasi as long as na pinapakain nyo to sila, lalabas at lalabas yung bituka, lalaki yung sugat ng anus nila, mahirapang bumalik yung bituka kapag pinapakain nyo. Antayin nyo lang bumalik yung nakalabas na bituka. Ulit-ulitin nyo lang yung treatment hanggang tuloy nang gumaling yung bird's anus nila. Maghihilom naman yan, makikita nyo. Para hindi pa ulit-ulit yung gamutan natin. Isa rin kasi sanay ng bird's anus yung maduming tubig. Nagpa-parasite. Daming parasite doon sa loob ng tangke na infect yung anus nila. Kaya namamaga, lumalabas yung bituka pag yung malala na. Mas maganda habang maaga, makita nyo kagad, magamot kagad yung bird's anus yung namamaga pa lang. Madaling gamutin yun eh. Asin lang. Mas maganda gamitin Epsom salt. Kaso nga lang may kamahalan. Kasi yung Epsom salt, effective naman gamitin pang gamot yun kasi concentrated na siya. Kaya gumamit din kayo ng metronidazole
Iba-iba kasi ang proseso sa paggamot sa birds anus. Merong Epsom salt, merong rock salt lang na dadala na, merong metronidazole salt. Iba-iba, depende sa case ng birds anus. Kapag malala na talaga, mahirap nang gamutin. Ayan, dahil niya medyo malala na yan. Kasi labas na yung bituka niya. Pag ganyan nga mga kahabi. Ito na ngayon siya mga kahabi. After 2 days of treatment. Ito na. Nawala na yung birds anus niya. Pumasok na rin yung nakalabas. Water change muna ulit mga kahabi. Tanggalin lang natin yung mga dumi. Tapos lagyan ulit natin ng asin. Ayan. Kalahating kutsara na lang. Para sa tuloy niyang pagbali. No feeling pa rin na makakahabi 2 to 3 days. Para tuloy na mag-ilom yung kanyang anus.